Hi guys! Welcome to my EDC and today, ang i-review natin ay ang Mini Organizer Pouch ng SOLOGNAC. Ayan. So, itong bag na to, nabili ko to sa Decathlon, dyan sa may Philinvest. Now, nasa 650 siya. And tingin ko mukhang okay naman siya eh. Tapos, dun muna tayo sa labas. Tingnan muna natin yung labas. Yung kanyang labas is made of 100%. Actually, yung buong material niya is made of 100% polyester. Tapos, mapapansin nyo rin na maganda yung kanyang zipper kasi makapal. Ito yung hinahanap ko sa isang EDC pouch or storage kasi madalas yung bukas or yung pag hila-hila mo, yun yung madalas na na challenge ang mga zippers eh. But tingin ko dahil malaki or malalaki yung kanyang zipper, tapos mukhang durable nga naman yung construction niya, okay na okay siya. Tapos yung naka-paracord pa yung kanyang hawakan ng zipper. Yan. Tapos kung titignan mo, medyo rin siya. Mukhang medyo may pagka waterproof din siya. Actually, yun din ang claim dun sa dun sa nakalagay na item card niya. Waterproof siya at a certain extent. Normally mga lang 'to eh. Yung kanyang splash proof, kumbaga, hindi siya waterproof, splash proof lang kasi pag nalubog mo 'to sa tubig, sure ako papasukin yung laman nito. Tapos sinasabi niya na may anti-moist. Tingin ko dapat lagyan mo na lang ng anti-moist pouch dun sa loob para at least yung mga EDC items mo hindi maagang masira or magka-problema, di ba? So yung item na to ay gawa ng SOLOGNAC. So hindi ko pa masyado silang kilala kasi parang bago ko lang nakita, no? Kasi ganyan naman talaga sa Decathlon. Marami silang mga new items na dinadala from different parts of the world. Actually, parang tingin ko galing UK yung brand na to. So sa likod niya, meron siyang durable na belt clip. Or belt strap, ito. Makapal eh, actually, matibay yung kanyang belt strap. Yan, tapos, pwede mo siyang, meron siyang buckles na ganito. Yan, pag isasabit mo to sa yung belt, or pwede mo rin isabit sa iyong bag. Kung yung bag mo merong lalagyan na ng mga additional EDC items, pwede yun. Tapos meron siyang maliit na hand carry handle dito. Yan. Yung stitches niya, mukhang okay naman. Yan, okay yung mga stitches niya. Mukhang matibay-tibay naman. Then sa harap, simple lang, may konting design. Yan. Okay? Now, sabi, this is around 18 centimeters, yung kanyang taas. 18 centimeters. Yung kanyang lapad is 12 centimeters. Yan, lapad niya yan. Tapos yung kanyang kapal is 4 centimeters. Yan. So, tingnan naman natin yung kanyang loob. So, mabubuksan mo siya ng buong buo. Although, meron kang at least 4 centimeters na hindi mo ma-unzip. Pero okay lang yan para safe pagka binuksan mo nga naman, di ba? Tapos sa loob niya, may makikita kang mga dividers. Sa loob, unahin natin to, merong isang zipper or pouch. Ayan. Kaya kapag nakita mo nga, tama nga naman, splash proof na nga naman siya kasi yung material niya sa loob. Ayan, no? Pagka-splash proof na naman. So, yan. Meron kang isang organizer sa loob na merong zipper. Yan. So, halimbawa, yung mga maliliit na item mo na hindi mo ma-organize dito sa labas, dito mo na lang ipasok. Yan. Tapos, ito naman, dito, meron siyang dalawang organizer na pwede mong isabit yung mga items na mas malalaki. Kunyari, maglalagay ka ng isang multi-tool na merong sheet. Nakasama, yan, kasyang-kasya siya dyan. Malalagay mo siya. Ngayon, kung ayaw mong lagyan ng sheet, pwedeng dito mo na idiretso. Ito, nasa mga 2.5 inches yung kanyang lapad. Itong part na to. 2.5 inches to. Tapos, yung mas maliit na organizer niya is around 1.5. Ito, itong part na to. Ito. Nasa around 1.5 inches to. Ito, 2.5 inches, 1.5 inches. Tapos, dalawa siya. Tapos, per, niya, meron tigalawa. So, pwede kang maglagay dito ng dalawang sheet ng multi-tool.
Tapos dito naman, kung sakali gusto mo, ilagay mo na lang diretso yung multi-tool. O kaya kung meron kang malalagay na item na medyo bilugan or hindi masyadong bulky, pwedeng dito na. Yan. Tapos, dito naman sa kanyang other part, yan, meron kang maliit ulit na pouch dito. Or malaking, hindi naman maliit. Halos buong laki na nung bag yung pouch na to. Yan. Tapos, wala nga lang siyang zipper. So, yung mga easy access na kailangan mong makuha, na EDC yan, dyan mo na kukunin. Tapos, dito may dalawa ulit na organizer. Tapos, yan. So, ito, dito siguro mas maganda ilagay mga knife, flashlight. Yan, itong part na to. Kasi maluwag-luwag siya eh. Although, pag may sheet nga namang kasama, talagang mahirap pa rin lagyan. Kasi nga, pwede lang siyang lumuwag ng tama lang. Tapos may mga maliliit na organizers dito. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung malaking part. Tapos tigatlo siya. So, tingin ko yung mga maliliit na tools na kunyari meron kayong mga additional screws or clippers or kahit anong pwede nyo ilagay na magkakasya dito. Kasi ito parang half inch lang to eh. Per piece. Half inch lang siya. Ganon din dun sa baba. Sa baba naman, since interconnected ito, papunta rito, iniba naman niya sa ilalim yung mga maliliit na organizer. So, kung dito half inch, dito mga 1 inch yung pwede mong ilagay in diameter. Yan. Tapos, tingin ko, sabi nila, this is 4 centimeters. Pero, mag-e-expand pa siya eh. So, kung halimbawa medyo mapakapal man siya, okay lang. Kasi, yung item is medyo pabilog ng konti. Square siya, pero pabilog ng konti. Kasi, aangat at aangat yan eh. So, masisiksik mo nang mabuti yung mga EDC item mo. And para sa akin, yung kanyang amount or price nung nabili ko siya is very reasonable naman. Nasa 650 pesos, hindi na masama yun. Kasi normally, yung mga karamihan ng mga EDC bags or EDC organizers na mabibili mo sa labas, medyo mahal nga naman talaga. Pero ito, bang for the buck na to, okay na to. Yan. Diba? Papakita ko sa inyo kapag meron na itong laman, i-review natin kung ano yung madalas kong nilalagay sa aking EDC storage. Para sa akin, ito yung maliit na storage for EDC items. So, halimbawa, ipong gusto ko lang na nakakasigurado ako na may bit-bit ako, ito yun. Okay? Sige, papakita ko sa inyo yan. So, ito yung ating SOLOGNAC Mini EDC Organizer or EDC Organizer. Anyways, thank you guys for watching and I hope na meron akong na-share sa inyo na isang EDC item na pwede nyo magamit for your EDC needs.